Syempre, I really have to deal with it, yung getting falsely accused of using drugs nga. And syempre, mas masakit for me is yung sinabi na at the same day kasi right after sabihin sa amin about yun nga sa drugs, sinabi na parang na-cut na kami dun sa team and all. So, syempre dun, dun talaga nag, parang hindi ko alam if magsisink in ba siya, magsisink in ba siya sa akin. Sometimes, I feel sad pa rin about it, pero, yun nga, I prayed for it naman na, so I think it's time for me to move forward to siguro look for better opportunities. Itong previous months, syempre, it's really a tough episode nga for me. Parang hindi ko in-expect na may chance mangyari yung ganon. As in, ever since before, kahit yung worst nightmare, siguro hindi ko talaga in-expect. Feel ko ako mas na-down ako kasi all I ever wanted was just to play for LaSalle, for, syempre, just to play basketball. Doon na rin naman ako nakilala, playing for that school, representing that school. Tapos ito yung mangyayari. Syempre may hatred nung una, pero ang iniisip ko lang naman nun is ano mangyayari sa akin after this? If magsistop na lang ba yung career ko after this issue? Sobrang lungkot yung na-feel ng family ko, yung parents ko. Sobrang prayers lang talaga yung tumulong sa amin, sa family ko that time. Tapos, mas gusto ko yung close ko lang yung kasama ko. Siyempre, may mga close friends ka na nakakausap mo regularly. Pero meron rin yung friends na talagang kasama mo sila palagi. Yung parang pinaka go-to barkada mo. Yun lang talaga yung nakakasama ko. Siguro 10 and then family, yun lang. Kasi, parang dun lang ako nag-rely kapag may problems ako. Yung ganito sigurong pangyayari, parang mahirap talaga siyang i-accept. Pero, yun, like what I said kanina, may family, as in prayers lang naman talaga. Doon lang kami nag-rely. And for me, mas better yun kasi mawawala lahat eh. Walang galit, walang sama ng loob. Kasi mawawala lahat yun. I'm just praying for myself to, syempre, have peace of mind. And yung mawala lahat ng yun nga, yung allegations, tapos yung wrong judgment. Syempre, ayoko na ulit mangyari yung nangyari before. Though I have to, syempre, move on to that na kasi kailangan natin i-accept yung fact na parang we have to be mature enough to accept those negativities in life, and then siguro think of it as a positive thing na lang kasi it'll help me grow as a person. Hi everyone, I'm Ricci Rivero, playing for the Gilas Cadets.